Hello guys, this is Jico from Jico Malangang TV at ito na nga, maghahatid muli tayo ng panibagong movie review and this time, movie ito ng Marvin, Marco Gallo, and Heaven Taralejo. Men are from QZ, women are from Alabang. Ito ay galing sa sikat na libro noong 2013 ito pinublished. Ito ay likha o sulat ni Stanley Tanchi. So, nandun din siya sa special screening kagabi. So, I was invited sa Viva Films na masaksihan na itong napakagandang pelikula, book into movie. So, marami na rin mga ganyan, mga sikat na mga libro, tas nagkaroon na rin ng movie. Parang Harry Potter lahat, international man yan pelikula at mga Pinoy films. At ito na nga, guys. Ay nako, hindi talaga ako makikita ko dahil kagabi ko pa lang ito napanood at gustong-gustong ko na i-share sa inyo kung gaano nga ba kaganda itong pelikulang ito. Hindi ko nabasa yung mismong book version nito dahil I don't want to expect something. Hindi talaga ako bookish na tao. Sorry, pero wala talaga akong talent na magbasa ng libro. I'm so sorry. So, kudos sa mga book lover yan at napapagana yung mga creative minds nila, yung mga visual minds nila. So, grabe. So, nandito tayo ngayon para mag-review ng pelikula na Men Are From QC, Women Are From Alabang. So, sabi ko nga, I was invited kagabi. Napanood ko na siya sa Fisher Mall and I met, of course, yung author na si Stanley and Direk Gino and nandito rin ang bida dito sa pelikulang ito, Marco Gallo and Heaven Taralejo. I met them. May Q&A din right after. So, masaya tayo dahil napanood na rin nila at napakaganda ng reaction ng mga tao, including Marvin fans na dumalo din sa special screening kagabi. So, without further ado, let's get started. Kaya naman, keep on watching and please don't forget to like and subscribe before it. So, yeah. Okay. So sabi ko nga hindi ko nabasa yung book na ito kaya wala akong expectation at all. Napanood ko yung trailer parang konti lang kasi I don't want to, alam mo yun, parang ano nga ba yung kwento nito? Kaya naman nung nandun ako kagabi, parang wala akong expectation. I just want to sit there, watch the film. Marvin, syempre sa kilig diyan talaga namang gumagana ang chemistry nila, di ba? Yung rapport nila sa pagpapakilig, which is wala na talaga tayo masasabi sa pagpapakilig ng dalawang ito dahil napaka-natural at napaka-genuine ng kanilang atake sa isa't isa during Sunny at sa mga pelikula pa nila under Viva Films. Pero ito guys, grabe. Parang mind-blowing kasi I was just there watching the kilig scenes, watching the chemistry dahil nandun na eh. Alam naman natin yung power ng Marvin. Pero I met Tino, I met Aika doon sa movie at hindi ko nakikita ang Marvin doon. Nakikita ko yung character dahil ang galing-galing ng dalawang ito. Can I just say na I think this is their best film to date? Kasi napakita talaga nila dito yung strong acting ni Heaven dahil breadwinner po siya dito. I don't want to spoil the movie, the story, no? Kasi I want you to watch this starting tomorrow, May 1. Na syempre, mapanood nyo na ito, di ba? Gusto ko kasi mapanood nyo sa sinihan at para ma-appreciate nyo kung gano'ng kaganda itong pelikula lang ito sa widescreen. Okay, so breadwinner si Aika doon. May mga scenes doon about sa family, about sa kanyang work na she's from Alabang pero yung work niya is parang nasa Ortiga, something like that. Tapos, he met Tino in an accidental way. Kasi nasa, alam naman natin dahil napanood niyo na sa trailer, nasa coffee. Tapos, Tita Babes. I don't want to spoil anything about Tita Babes. Bakit Tita Babes? Bakit tinapon yung icing sa kanya? Bakit nandun siya sa bahay ni Aika? Bakit yung kwek-kwek, guys? Tawang-tawa talaga kami sa kwek-kwek. Kaya, hayo na ko guys, panoorin niyo yung kwek-kwek dahil merong isang character doon na matatawa din kayo at sa
parang ang galing ng dalawang ito sa quick-quick scene. Ayun. At ano nga ba ang halfway ng Alabang at QC? So, marami talaga tayong madi-discover sa pelikulang ito dahil ang takeaway ko dito is mahirap pagsabayin ng love and career. Mahirap pagsabayin ang love kapag may umaangat na o may na-achieve na yung isa at ikaw eh wala pa rin na-achieve. I felt that dahil na ano ko yun, parang somehow, nung sa ex ko, parang ganun. So may nangyaring ganun na parang, ha? Yun yung ano niya, yun yung position niya, tapos ako ganito lang. Parang ganun. So sa work, sa achievements, sa promotions, meron at meron talaga kayong pwedeng pag-aawayin at it will break you apart. Kasi yung isa may promotion, may pupunta sa ganito, may ganito. Ang daming ganap, ang saya-saya niya. Pero ito guys, ano ang nangyayari dun sa isa? Bakit ganito? Bakit ginagawa naman yung best niya but still hindi niya nakukuha yung promotion? I don't want to spoil anything kung sino nga ba yun at sinong character yun. At ano nga ba ang dulo yun? So yung takeaway ko nga dyan guys is kung kayang pagsabayin ng love and career, why not? Why not? Kasi ang sayo nun, di ba? Kasi may kilig-kilig factor. Masaya ka dahil parang may best friend ka na. May ino-own ka na best friend. Kasi lover mo rin siya. Kasi siyempre, di ba? Parang siya na yung someone you can talk to, someone you can be with, cuddle, and something like that, di ba? And at the same time, yung work mo is masaya ka, ganito, ganyan. Ay, nako. It would be nice. It would be perfect somehow, di ba? Na kaya mo pagsabayin. Pero in reality, guys, sobrang hirap nun. Sobrang hirap. At hindi ko alam kung paano nga ba. Kasi mahirap din talaga sa sitwasyon nilang dalawa. So you should watch the film. Paano nga ba nagtapos? Ano nga ba yung mga nangyari? Naging sila ba? Tragic love story ba ito? Happily ever after na mala Cinderella ang effect? Hindi natin masasabi kapag hindi nyo na. Habang hindi pa napapanood ang film. Dahil itong movie review na ito is just juice and hunger for you to watch this dahil iba rin kasi talaga kapag yung book na nabasa ninyo eh magkakaroon ng movie version dahil yun nga creative minds at yung minds nyo eh may director na, may storyline na, may screenplay, may tauhan na, may character na, ang galing nila dito. Can I just say na balde-balding luha ang pinakita dito ng one of the best actress in her generation, Heaven Paralejo. Ay nako, grabe. Talagang tulala lang ako na galing. Nafe-feel ko siya. Dalang-dala niya talaga yung mga eksena. And Marco, grabe din talaga yung growth niya as an actor. Nakita ko dito yung parang hindi lang talaga siya kilig-kilig dahil at some point talaga eh madadala ka sa mga eksena ng dalawang ito, lalong-lalo na yung scene nilang dalawa. During pa-end na. Parang nandun yung climax. Ay, nako, guys. Ang galing talaga nila dito. So, mind you, guys, magbangon kayo ng tissue, panyo. Ready. Get ready to your what you're gonna see or expect dito dahil I'm sure makakarelate kayo dito lalong-lalo na sa mga relasyon dyan. At, super, may mga work kayo, diba? So, napakahirap din na yung isa ay nasa QC, yung isa nasa Alabang. So yung traffic, pinakita dito yung realidad na nagwo-work yung isang tao sa QC sa Alabang tapos nasa QC yung work mo or something like that, nasa Ortigas, ganun. Kasi wala kang mahalang trabaho sa South. So napakahirap dahil kitang-kita mo yung Aika, yung sacrifices ni Aika dito. At kung gano'n nga baka chill yung malalapit lang na work na nagkakapit pa ganito ganyan. So may reality speaks dito. Yung traffic ng Manila, grabe din po talaga makikita niya dito sa EDSA. So yeah, it's a perfect film for lovers out there. May realization kayo paano magwo-work yung relationship niyo till the end, paano nga ba magkakaroon ng forever kahit nasunod-sunod yung mga problema niyo bilang mag-partner. At ano nga ba ang mangyayari kung meron kang chine-chase na dream, meron kang gustong promotion, but still,
hindi, parang nakakahad lang yung pagmamahal. Parang ganun. Yung differences nyo bilang mag-partner. Diba? So, yeah. Huh, grabe din talaga ang pag-ibig. Hindi lang basta-basta kilig ang papatunayan sa pelikulang ito, kundi paano nga ba ang reality o realidad ng mag-partner at paano nga ba tatagal ang relasyon habang meron kayong pangarap na gusto ninyong matupad. And that's it. Men are from QC, women are from Alabang. Under Viva Films po yan. This is grabe na, showing na tomorrow in Cinemas Nationwide under Viva Films starring Marco Gallo and Heaven Paralejo. Ta-da! Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe.